Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng Aralin sa Mathematics. Sa introduction natin ay makikita nyo ang Simplifying Radical Expression na prerequisite sa ating topic ngayon. This time, we will be working with performing operations on radical expressions. Specifically, we will be concentrated with addition and subtraction of radicals. Sabi ko kanina, yung introduction ay gagamitin natin dito sa topic na ito. Simulan na natin. Consider that we will be working with square root of 3 plus 2 times the square root of 3 plus 5 times the square root of 3. First thing that we are going to work on is to simplify each radical. So in this case, wala na tayong isi-simplified na radical kasi naka-simplified form na yan. So doon na tayo sa second step. And the second step is to perform the indicated operation and remember that we can only combine like radicals. So, mag-concentrate tayo dito sa combine like radicals. So, pag sinabi nating like radicals, ito yung parehas ng radicand. Ang radicand nito ay 3, ang radicand nito ay 3, ang radicand nito ay 3. So, ibig sabihin sila ay like radicals, kaya pwede tayong mag-combine or pwede tayong mag-perform ng operation which is addition. So, paano to i-add? Kokopyahin natin ang coefficient dito. Pag walang nakasulat, yan ay 1. So, dito ay 2, dito ay 5. Then, kokopyahin natin yung square root of 3. Again, 1, yung nakasulat dito, plus 2, heto yon, plus 5, heto yon. Then, same tayo ng radicand, kokopyahin na lang yon as isa. Then, you are going to add 1 plus 2 plus 5, which is 8, times the square root of 3. And that will be our answer. Okay, let's proceed with the second one. Second one is 8 times the cube root of 5 minus 2 times the cube root of 5 plus 7 times the cube root of 5. So, like radicals ulit. Bakit? Kasi parehas ng radicand. Napakahalaga rin na parehas ng index para makonsider na like radicals. So, in this case, same index, same radicand. Therefore, they are like radicals. Pwede tayong mag-perform ng operation which is subtraction and addition. So, 8 minus 2 plus 7 times the cube root of 5. So, like this. So, 8 minus 2 plus 7 times the cube root of 5. So, ito ngayon ang ipe-perform natin. 8 minus 2, that will be 6, plus 7, that will be 13. Therefore, the answer is 13 times the cube root of 5. Okay, so let's work on with the next. This time, let's work on with the square root of 50 minus the square root of 72 plus the square root of 98. So, in this case, pwede na natin i-apply itong bagay na simplify each radicals. Kasi yung dalawang nauna nakasimplify na, kaya direct na tayo nag-perform ng operation. In this case, magkakaiba pa ng radicand. So therefore, i-check muna natin kung pwedeng i-simplify. So remember sa previous video, nagkaroon na tayo ng simplifying radicals. So, kinukuha yung factor. So factorable ang 50, isang factor dapat ay perfect squared. Factorable ito, isang factor perfect squared, ito din factorable. At ito yung magiging factor. 25 times 2, 50 yan. 36 times 2, 72. And 49 times 2, 98. Napakahalaga kapag nag-isip kayo ng factors, dapat yung isa sa factor magkapareha sila para maging like radicals. Again, yung isa sa factors, dapat pare-pareha sila. At yung isang factor, dapat
ay perfect squared. So, ito yung perfect squared. Ito naman yung hindi perfect squared. So, pag sinimplify dito, we have this. So, square root of 25 will be 5. Kinopya yung square root of 2. Square root of 36 is 6. Kinopya yung square root of 2. Then, square root of 49 is 7. Kinopya yung square root of 2. Then, apply natin yung the same process kanina. 5 minus 6 plus 7 times the square root of 2. 5 minus 6 is negative 1 plus 7 is 6 times the square root of 2. Let's have the next one. How about this one? 4 times the square root of 20 minus 5 times the square root of 45 minus 3 times the square root of 125. Hindi pa rin like radical, so pwede pa natin i-simplify. At ito yun. So factor ng 20, 4 times 5. 45 is 9 times 5. 125 is 25 times 5. Kung mapapansin, yung hindi perfect squared pare-parehas. So, itong 4, 9, and 25 ay perfect squared. So, pwede na natin ngayong makuha ito. So, 4, ito yung 2. Square root ng 4 ay 2. Square root of 5. Then, minus 5. Square root ng 9 ay 3. Tapos, times the square root of 5. Then, minus 3. Tapos, square root ng 25 ay 5. Square root of 5. Ito yung natira. So, 4 times 2 is 8. Negative 5 times 3 is negative 15. Negative 3 times 5 is negative 15. So, we have this. Again, 4 times 2 is 8. Square root of 5. Negative 5 times 3 is negative 15. Square root of 5. Negative 3 times 5 is negative 15. Square root of 5. So, like radicals na, pwede nang i-perform ang operation. So, 8 minus 15 minus 15 square root of 5. Hence, the answer is negative 22 square root of 25. So, dito yung manggagaling. 8 minus 15 is negative 7 minus 15 is negative 22. Tapos, same lang tayo dito. Kaya, kinopya na yung square root of 5. How about this one? Cube root of 32 minus cube root of 108 plus cube root of 500. Hindi pa sila like radicals. Ibig sabihin, magsisimplify muna tayo. Getting the factor, which is a perfect cube root. Cube root tayo. Pag cube root, tatlong beses, ita times sa sarili. Like, 8 times 4, 32. Kasi 2 times 2 times 2 is 8. Tatlong beses. 27 times 4, kasi 3 times 3 times 3 is 27. Hindi ito ha, kasi baka sabihin nyo, 2 times 2, pwede naman kasi perfect cube root ang pinag-uusapan. Ito yung hindi perfect cube root, yung isang factor. So, 125 times 4, yun na yun. So, ibig sabihin yan, 5 times 5 times 5, 125. So, pag kinuha ang cube root, we have this. So, 2, kasi is cube root ng 8 ay 2. Then, cube root of 4, dahil hindi na to kasali sa perfect cube root. Cube root ng 27 is 3. So, we have minus 3. Then, kinopya yung cube root of 4. Same as cube root of 125 is 5, cube root of 4. So, pwede na ngayon natin i-perform ang operation kasi like radicals na sila. So, 2 minus 3 plus 5 times the cube root of 4. Ang sagot natin ay, so, 2 minus 3 is negative 1 plus 5 is 4, cube root of 4. Okay na? Okay, let's proceed to the next one. How about this one? 12 times the 4th root of A minus 10 times the 4th root of B plus 9 times the 4th root of A minus 15 times the 4th root of B. Kung mapapansin nyo, may variable nang involved. Pero may mga given tayo na like radicals. Ito, 12 4th root of A ay like radicals na ng 9 4th root of A. Tapos itong negative 10 4th root of B at negative 15, 4th root of B. So, kaya pwede nating pagsamahin ang 12 plus 9, then 4th root of 8. Kasi pareho. 4th root of 8 kasi parehas. Okay, then plus tayo, negative 10 minus 15, then 4th root of B. So, pwede na nating i-combine ito, i-solve. So, we have 21 4th root of A. Then, ito naman ay negative 25 4th root of B. Negative 25 yan, kaya nawala na to kasi negative times positive is negative. So, we have this one. And that will be our answer. How about this one?
Square root of 5 over 3 plus square root of 60. So, gamit muna yung simplifying square root of 5 over 3 by rationalizing. Kailangan walang radical yung denominator. 5 over 3 or the square root of 5 over 3, hindi perfect square ng 3, kaya ita times sa 3 over 3 para maging 3 times 3, 9. Magiging perfect square ng denominator at na-rationalize natin. This can be simplified by 15 times 4. Then, let's continue. So, ang mangyayari, 5 times 3, 15. 3 times 3, 9. So, may square root yun, ha? Then, this one, kinopya na lang muna natin. Tapos, sinimplified na rin natin, square root of 15. Walang square root yun. May square root ng 9, naging 3 na lang. Then, square root ng 4 ay 2. Then, wala square root ng 15. So, like radicals na siya. Bali, 1/3 ito, square root of 15 plus 2, square root of 15. Kaya, 1/3 plus 2 square root of 15. Ibig sabihin ito, kukunin muna natin ang LCD ng 1/3 plus 2 para makuha natin yung pinakasum niya. So, ano ngayon ang LCD ng 1/3 at 2? So, ang LCD niya ay 3. Sulat natin ang LCD niya ay 3. Tapos, itong 3, i-divide natin sa 3. 3 divide 3 is 1. Times 1 is 1. So, ibig sabihin, 1 yun. So, plus tayo, kasi plus yung operation. So, pagkatapos, 3 divide 1. 1 sa yung over dito ng 2. Sulat natin para makita nyo. So, over 1 yan. So, ibig sabihin, 3 divide 1 is 3 times 2. That will be 6. Kaya pag inad natin ito, 1 plus 6, that will be 7 over 3. Again, 1 plus 6 is 7 over 3. And that will be our answer. 7 over 3 is square root. So, sana natuto tayo sa addition and subtraction of radical expression. God bless!